Alam nyo kung ano yung hindi ko maintindihan? Favorite ni Kito yung orange na color, pero ayaw na ayaw niya ng orange na fruit. Orange peeling kasi yung activity namin sa school ni Kitty today. So ito yung ginamit namin, dalawang bowl, yung isa para sa peel, tapos inopen ko rin pala yung taas ng orange para madaling buksan. In fairness naman kay Kitty, nag-participate naman siya, pinipeel naman niya yung orange and nilalagay niya naman dun sa lalagyanan. Ayun lang, nung pinatikim ko siya, ayaw niya talagang tikman. Actually, ever since talaga ayaw niya, akala ko lang this time kakain na siya since siya yung nag-open. Ha? Orange? Tinuruan ko rin pala si Kitty mag-slice ng fruits. Kasama kasi sa mga activity sa school niya yung mga food prep. Pero syempre, nag-start muna kami sa pagpipeel ng banana. In-emphasize ko nga pala sa kanya na medyo sharp yung gagamitin nating materials kaya kailangan natin maging careful. And alam nyo, maa-amaze kayo sa capacity ng mga toddlers na kaya pala nila yung mga ganito basta talagang tuturuan lang and i-explain ng mabuti. Preparation nga rin pala ito sa baking and cooking. So soon, makikita nyo na rin si Kitty na nag Anyway, first time din pala namin magagamit yung Play-Doh na kasama dun sa loot bag sa birthday ni Kitty. Super nice nito kasi nakapack sila individually, tapos every color, iba-iba din yung scent niya. Ang lambot-lambot pa. Gawa nga pala to sa mga food grade na ingredients, kaya non-toxic siya, sure na safe sa mga bata. Kasama nga pala sa nakadisplay sa shelf ng Play-Doh is itong scissors. So ang pag-introduce naman natin ng scissors sa mga toddlers is yan, hahawakan natin sila ng dalawang kamay and then eventually ituturo natin yung one hand na lang. Graduate na rin nga pala si Kitty sa mga puzzles with knobs. Important talaga na na-observe natin kung ano yung mga na-master na nila ng mga activities and skills para nakakapag-progress tayo. Nice way din to of introducing letters kay Kitty, pero magsa-start muna kami sa mga phonics like k, i, t, t, i. Ganun. Medyo na ma-master na rin pala ni Kitty itong pagmamatch ng mga animals. So yung ginawa namin, inuna ko munang i-introduce yung mga objects and then yung mga pictures and then ngayon pa lang yung matching. By the way, ganito nga pala kami magbasa ng book ni Kitty. Hindi ko lang basta binabasa yung text. Ini-introduce ko rin sa kanya kung ano yung makikita niya sa pages. Tapos ngayon nakakilala niya na yung mga gamit. Nagpapahanap ako sa kanya ng mga items. So nice way din to check kung gaano nakalawak yung vocabulary nila. Yeah, actually it's two paintings, one, two. Nakakatuwa lang kasi kaka-2 years old lang ni Kitty, guys, and ang dami niya nang kayang gawin. Sobrang thankful talaga ako dun sa school niya. Where is the blue shirt? Blue shirt. Yeah. Minsan magugulat ka na lang na, uy, alam niya na pala to. Yellow shirt. Wow! Yeah. Anyway, lahat ng mga sinishare ko sa inyo na tips, natutunan ko lang yan sa school ni Kitty. Open pa yung enrollment para sa Toddler Summer Program. Enroll na kayo para schoolmates tayo!